Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Please, patawarin mo na ako. Sa isang kondisyon. Narito na nga ang ating pagkabangan ngayong Sabado sa Abot Kamay na Pangarap. Hindi nga nagiging sapat ang pakikipagbanding ni Annalyn dito kay RJ dahil nga dito kay Zoe. Dahil pakitang tao lamang na pumayag itong si Zoe na manatili itong si Annalyn sa kanilang bahay. At hindi nga nagtagal ay sumabog na nga itong si Zoe. At dito nagpa siya na aalis na lamang daw siya sa kanilang bahay. At dahil sa tingin ni Zoe na tila, inaagaw na nga daw ni Annalyn itong bahay at pati na rin itong si RJ. At sinubukan namang kausapin ni RJ itong si Zoe na sana wag daw umalis at manatili. At nagmamatigas naman itong si Zoe. At dito nga na sumakay sa kotse at pilit pa rin na hinabol ni Annalyn at ni RJ at pilit na pinababa ito. At ang ginawa naman dito ni Annalyn ay hinarangan ni Annalyn itong kotse sa akala niyang hindi nga siya dito babanggain ni Zoe. At dito na nga na nakayanan ni Zoe na patamaan itong si Annalyn kaya bumagsak ito. At dito nagmamakaawa itong si Zoe na huwag daw magalit itong kanyang ama. Yun pala ay pakana lamang ito nakaawaan itong si Zoe. At dire-diretso na pumasok ito si Zoe sa kwarto. At dito naman na sinunda ni RJ. At nililigpit ni Zoe itong mga picture frame na kasama nga itong si RJ. At dito na sinabi na nasasaktan daw siya dahil sa tingin niya na inaagaw na nga itong si RJ ni Annalyn. At habang magkausap itong si RJ at Zoe, nakikinig naman ang palihim itong si Annalyn. At sinisisi nga ni Zoe itong si Annalyn at Lynette dahil daw sa kanila, kaya nasira nga daw ang kanilang pamilya. At kung papaano daw nasip mura ni RJ na nagpakasaya daw siya na magba-bonfire samantalang magulo nga ang kanilang pamilya ngayon. At dito hindi natiis ni Annalyn kaya siya na lamang ang umalis sa bahay ni RJ. At nagulat naman itong si Lynette. At alinsusa nang biglang dumating itong si Annalyn sa akala niya na doon nga ito matutulog. At napansin naman ni Diyosa ang pasa dito sa braso ni Annalyn. Kaya nagtanong ito at dito nga na napilitan ring magsabi itong si Annalyn na binangga nga daw siya dito ni Zoe at dahil sa galit nga dito ni Lynette, agad na tinawagan itong si RJ na dapat hindi na lamang niya pinatuloy itong si Annalyn dahil nandyan nga itong salbahing anak na si Zoe. At nag-react naman itong si RJ na kung bakit sinisisi ba daw itong si Zoe. At wala na nga nagawa pa dahil na nakausap na nga at na-brainwash na naman ni Zoe itong si RJ na sana pagbigyan daw ang kanyang hiling na puntahan itong kanyang ina at nalaman nga dito ni Giselle at nalaman niya na sinungaling talaga itong si Zoe na nagawa niyang pinagtakpan at sinabi na nag-out of town daw itong si RJ kahit hindi naman. Kaya dahil sa pakiusap ni Zoe, agad na pumayag itong si RJ na samahan siya kung nasaan na itong kanyang ina. At dito nga nagulat itong si Moira nang magbukas ng pinto at nakita itong si RJ at itong si Zoe na magkasama. At dito nagdadrama itong si Moira at lumuhod pa kay RJ at humingi ng tawad sa lahat-lahat ng kanyang mga nagawa. At dito na sinabi ni RJ na dahil sa pakiusap daw ni Zoe at pagmamakaawa ay pumayag na rin siya. Napuntahan nga itong si Moira at humingi nga ito ng tawad. Subalit ang sabi dito ni RJ, napatatawarin lamang niya itong si Moira sa isang kondisyon. At nagulat naman itong si Moira sa kondisyon na sinasabi ni RJ pati itong si Zoe. Yun na nga ba itong annulment na kinakailangan nilang ituloy? Yan ating abangan bukas sa Abot Kamay na